Mamo. Let's go. Transfer na papunta sa OR. 6:40. Si baby ko naiwan dun kila, wowo and wowa niya. 7 a.m. 7 a.m. tayo naka-schedule for CS. Yeah, let's do this. Let's go, baby. See you in a few hours. So, 6:50 guys, ng umaga, 6:50 a.m. nasa, napasok na natin sa operating room si Mami. So, yun, pag-pray natin siya at mamaya-maya nandito na si baby. Nakikita na namin ang aming second baby. Excited na ako makita aking first baby boy. Oh, yes. So cute, Mitch! 7:30 a.m. Baby boy, ang puti, Mitch. Mitch, ating naman! So guys, ang bilis, 7:40. Tapos na yata si Mamon. Doon na si baby na sa labas na. Sabi ng nurse, pwede na ako mag-taas. Punta na tayo. Nagpalit ako ng damit kasi siyempre baka dumikit ako kay baby. Let's go. Ta-da! Ano? Baby! So, it's 8:45 a.m. na. So kanina, pumunta na tayo sa taas na check na natin si baby. At nakita na nga natin siya for the first time. At ay nakita ko rin si Mamo, medyo teary-eyed pa siya. At nakita ko nga na inano na siya, parang tinatahina yung ano, yung hiniwa sa kanya. Pero hintayin natin siya uli dito. Sa ngayon, pupudri muna ako. Naligo na rin pala uli ako para siyempre pagdating ni baby, malinis na. So iniiwasan ko na rin maglalabas. Tignan natin kung pwede natin masilip dun sa nursery si baby. Hi baby, there's my baby sleeping. Para nga gusto nga ako siya. Welcome back! Yes. Parang may napadaan talaga. Ano napadaan? Drop by lang ako. Parang na. Sticky shoes. Uwaw na ako kanina pa. Actually, bago pa ako isilis. Kung ano oras? Pero, bawal pa. Mamaya, mga 6 hours pa. 3:30? Sisi, baby ate. Baby ate, puro tulog. Nag-send city to pay ng video. Tulog pa ng gini. Ewan ko ngayon. Kasi magang-maga pa itsura. Thank you po sa mga doctors na nag-ano. Yan. Huwag niyo pang patawarin ang buntis, lalo na pag CS. Yes. Mas masakit yung ano ko ngayon, yung mas masakit tong second pregnancy ko. Mas malala yung mga naramdaman ko compared to first. Hindi ko alam kung dahil signs of aging ba to o ganun siguro pag pangalawang beses ka na na CS. Baka kasi nung first medyo okay pa yung mga organs mo sa loob.
first time. Ito, mag-meet na si Baby Ate Sia and si Baby Atlas for the first time. Tago muna natin. Hirap pala bumaba. Hi! Hello! Check. Tara na mga tao. Nana. Nana baby sa tummy yan na outside na. Are you happy? Are you happy? See your baby brother. Are you happy? Ano nagagawin? Did you say? Wake up. Why you touch? You embrace. Gusto niya i-touch ay pinapa-touch. Small hands. Oh, man. Smiling baby, smiling baby. Ay, kunyari na antok. No, that's you. Surprise! Ah! Oh,
bato mo, tapos natin, ano yan, pabalik siyang ganun. Go get. Oh, flat mo, flat. I love it. Oh, throw. Smiling baby, come here. Wait, shh. Isa pa, wait. Yellow basket. Yan, dito yan mabibili. Check niya yellow basket. Dito ah, wag. Awesome! Nice! Yeah, you want to try? Yeah. Da 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 da! There! 1, 2, 3! Awesome! Sonic, super fast! Ni Hilo! Mama! Bang! I got it! Hi, Bobby! Dapat pala next time nagdadala ako ng ano? Dog food. Bang! Hi, my baby. Hi, baby. My baby brother. Look what happened. Sa furry na pencil case niya, dumikit yung slime. Slime. Help you. I help you. Thank you for helping my baby. I love you so much. Me? Yes, you. My puppy here. Nag-wee-wee. C-R. Yes, hindi ko alam, dinala niya yung slime. Buti di nasira yung books niya. Nag-iisip kami kanina ng pwedeng outdoor na pupuntahan ulit namin. Naisip ko dito na lang sa mall para sa story time natin. So dati kaming tatlo lang, ngayon, apat na. Uy, sakto 2 months din ni baby ngayon. 28 ba ngayon? Yes, happy 2 months to you. Tuwang-tuwa siya kasi after 4, almost 5 days na lang siya, ngayon na lang siya uli nakapag-phone. May nakuha kaming technique kung paano namin siya papatigil kaka-phone. Nung second pregnancy ko, mas nahirapan ako kasi parang mas na-feel ko yung pagkabuntis ko. Ewan ko kung dahil sa tumatanda na tayo or baka pag-boy, ganun talaga. Tapos napansin ko, nung buntis ako nun, parang mas stressed yung itsura ko. Ganun nga talaga siguro pag boy. Pero iba-iba naman yata bawat mommies. Pero may ibang mommies na pag boy, blooming. Ako na-feel ko na mukha akong stressed talaga nun. As in, hindi nga ako masyado nagpipicture nun eh. Kasi parang feeling ko super Haggardo Versosa yung ano. Hindi naman. Oo, parang stress na may tayo nun. Parang ganun yung feeling ko. Mas nahihirapan ako tumayo, tapos mas tumutunog yung mga buto-buto ko. Hindi ka na nga nag-labor, pero parang ito yung moments na, di ba, dinala ka sa hospital din before ka, mga anak, ilang weeks na lang. Ay, oo! 1 week before nung scheduled na pagpunta namin sa hospital para mga anak na sana ako. Na-hospital ako agad. Sobrang sakit sa may right side ko nun. As in, sobrang sakit talaga. As in, kahit yung simpleng paghinga ko lang ng ganun, sobrang sakit na. As in, parang hindi ako nakakatulog agad. Yung, alam mo, gusto mo na matulog kasi sobrang sakit na. Tapos parang napapagod ka na sa sobrang sakit na nafe-feel mo. Siyempre, pag tulog ka, parang hihinga ka ng malalim. So, hindi nga ako makahinga ng malalim. Kaya nagigising ako bigla. Tapos yun, akala namin kung ano yung nangyayari sa akin. Kasi
pagbuntis nga yung mga organs mo, pwedeng napipisa nga ni baby. Nag-lab tests kami. Tapos nalaman namin, may nag-form na kidney stones sa right kidney ko. Kaya sobrang sakit. As in, sobrang sakit talaga. Kahit sila, doc, sinasabi lang, sobrang sakit daw talaga nun. Kasi nga, may stone, tapos dadaan siya sa super duper liit na passage. Eh, pagbuntis ka kasi, bawal gawin yung procedure sa'yo na pangalis ng kidney stone. So, buti na lang, yung kidney stone ko, parang ano na siya? Nadurog. Kusang, ay, yung baby ko na yun. Kusang nadurog. Baka siguro, kakagalaw-galaw ni baby. Kumbaga, laking pansalamat na nga lang din natin nung sinabi na parang durog na, parang nagpas. Mga parang sediments na lang daw yung nakita sa ano. Maraming challenges talaga nung pinagdaanan. Sasabihin mo natin yun. Nagka-COVID tayo nung buntis ka. Ay, oo. Yung kay baby Ate Sia, pandemic noon, start ng pandemic. Tapos ito naman. Tapos ito naman kay baby Atlas na na-confine tayo dahil sa kidney stones. Hindi ibig sabihin yung nagka-COVID tayo. Ay, oo nga pala. Nagka-COVID din pala kami. Imagine nyo, 2 years yung pandemic. Oo, akala namin nakalusot na kami noon. Mga bandang May yun, no? May. Nabuntis na siya, kaya sobrang challenge talaga. Pero mild lang naman yung na-experience namin. Kaya may time talaga na hindi rin kami talaga lumabas. Quarantine lang. Pag ganun pala, wala naman palang epekto sa babies. Pag kunyari nagka-COVID yung mga mommies. Sabi? Sabi ni doctor. Para lang tayong sinipon, no? Nawalan ako ng boses. Sore throat na malala. Thankful pa rin tayo na ganun lang yung na-experience natin. Tapos, after ng COVID naman, yun nga, na-experience ka naman yung kidney stones. I-share mo sa kanila. Alam naman nila yun, sigur, yung kwento, di ba? Kung bakit nagpa-CS ka na ngayon. Before kasi, gusto mo niya pang ma-feel yung ano. Ayun pala, oo. Sa mga nagtatanong kung normal or CS ako, CS ako ulit, syempre. Kasi nga, ano, nag-decide na siya. Nag-decide ako na gusto ko CS talaga kasi nung first nga, nung kay baby Ate Sia, sabi ko noon, normal, gusto ko matry muna mag-normal kasi gusto ko ma-experience yung labor, ganyan. Yung sakit. Tapos yung pala, pag na-feel mo to talaga yung labor, ayoko na ma-feel yun ulit, ever. Pero yung pala, may mararanasan din pala akong parang ganun. Nakakatawa. Kailangan mo pa rin daw ma-experience. Supposedly, dapat July siya. July baby dapat siya, no? Oo, July. Pero sinabi ni Doc na parang, sinabi ko nga kasi kay Doc na ayoko ma-feel yung labor. So, pinaaga namin. Kasi nung kay baby Ate Sia, hindi ko na talaga maalala pala. So, ngayon, mas aware ako sa, ano, sa mga ginawa sa akin. Nagising ako. Kasi yung kay baby Ate Sia, parang groggy na ako. Kasi nga, sobrang sakit talaga ng labor. Speaking sa mga alam mo na lahat ng mga nangyayari sa hospital, ano pa, baka may gusto kang i-share. Ano? Sa mga nararamdaman mo sa hospital, nasa hospital ka. Ano? I-share mo ba yun? Ano? Yung ba yung in-inject sa'yo? Ano? Yung nag-groggy ka, tapos si parang humilab. Yung may in-inject sa'yo. Ay! Sa kidney stone yun. Sabi ko kasi ayoko ma-feel. Ayoko. Bumalik pa kasi tayo kayo. Sa kidney stone yun. Kidney stone kasi na. Sobrang sakit nga nung pain. So, para ma-manage ko yung pain nun, may in-inject sa akin na ano, for pain management, na sobrang lakas. Kasi parang sabi sa akin ni mamo. Talaga grabe yung pakiramdam ko nun. Biglang pinagpawisan ako ng malamig. Kausapin ko daw siya kasi parang yun sabi mo sa akin, Papo, pausapin mo ako. Parang panic attack siya. Nagaganan siya. Tapos yung una, tinatry ko pang pigilan eh. Parang tinatry kong manood ng TV, ganun. Hinawakan ko na lang yung kamay ni Papo. Parang, tapos hanggat di ko na nakayanan, sabi ko, Papo, kausapin mo ko, kailangan mo ko kausapin. Gumagano na lang ako sa kayo. Ano yung itsura ko nun? Ang pawis mo nun, di ba? Sobra. Sobra siya nagpawis. Naalala ko yung likod ko pala nun, basang-basa, kasi nagpalit ako ng gown nun. Sa mga nakakanood ba nitong vlog, mayroon ba dito mga nurse or doctor or may kilala na nasa ganung field? Okay lang ba na magkaroon ng hangin yung swero. Pwede ata kung yari bubble lang, pero kasi may na-experience mga ganito. Na. Ipakita na lang natin pag ganito. Or more. Hindi pa mahigit. Oo, tas ang bilis pa. Buti okay naman tayo ngayon. Pero may ibang nurse naman na sobrang ingat din naman. Tsaka maalaga din. Ito naalala ko lang din, yung ano, kwento mo sa kanila, yung pinapunta natin sila, baby. Ayun, yun din pala. Na anxiety na siya. Yung, hindi, postpartum. Na siguro yun. Tapos ka na ba nun? Oo, hawak na si baby. Na ako as in, totoo, dun ko na feel na yung sobrang iyak ako ng iyak. Kasi first time kumalayo kay baby Ate Sia ng ilang araw yun? 2 nights pa o 3 nights? Anyway, basta first time kumalayo kay baby ng ganung katagal. Tapos, ayun, sobrang iyak talaga. Bigla akong umiyak or siguro dahil sa pagod na rin, sa pain. Yun din pala yung recovery ko. Mas na-feel ko this time yung tahe.
mas nahirapan ako tumayo. Kasi nung kay baby ate siya nun, nagulat sila papo nun na, uy, nakakatayo ka agad ah. Nag-tiktok na siya agad. Kakabalik mo lang, kakabalik lang, kakarecover lang, nakakatayo ako, ako agad mag-isa, ganun. Tapos naalala ko nun, parang sinasabihan nga nila ako, wag daw muna maglakad-lakad. Hmm. Kasi bawal pa. Tapos this time naman, dito kay baby Atlas, ano, since sobrang sakit, sobrang hirap ako tumayo, kahit umupo lang na galing sa higa, na uupo lang ng ganun sa bed, na naka-recline lang. Sobrang hirap talaga. As in, naramdam ko yung... Siguro may part din dun yung dahil nga nagkaroon ka dun sa, ano, sa kidney. So baka may konting sakit pa yun na... Hindi talaga. Hindi pala. Sasabi ba? Hindi nga yun eh. Kasi ba't pa kasi ganyan nasasabi? Mas masakit siguro ngayon kasi may sugat na dati, tapos parang sinugatan ulit, parang ganun. Tapos yun nga, iyak ako ng iyak noon. As in, siguro dahil nga sa pagod, tapos sa pain, tapos yung wala ka pang tulog. Tapos yun, sobrang, ang na-feel ko kasi talaga noon, miss na miss ko tong baby Odyssey ako. Tapos hindi nga kami masyado nag-video call kasi pag i-video call ko siya, lalo ako maiiyak. Tsaka baka siya rin. Oo. Pero yun, buti na lang naaliw siya nila Wowo and Wowa niya. Chinat ko sila Tita Chin, sila Tito Pei. Sabi ko, parang na-anxiety nga siya, na nalulungkot siya, namimiss siya nga daw si Sia. Thank you kala Tito Pei, Tita Chin. Galing din yata silang work eh, no? Noong time oo, na oo, galing sa work. Dumaan sila. Tapos yung pagbaba, may isang struggle. Bawal yung bata. Bawal siyang ipasok doon. Dahil oo, nga kasi hospital. Oo nga. So parang para si Tita Jane, na ang dami namin yan. Try natin ganyan, ganito. Pakiusapin, nakausapan namin yung guard. Ayaw talaga. Pwede. Si baby mismo nagsabi 5 minutes. Doon lang, hanggang doon lang sila sa labas. Sa may... So yun, apat na kami ngayon. Baby Adesia and Baby Atlas. Bye! Thank you so much for watching. Bye! See you again next time.